Mga kababayan, welcome to my vlog number 2. Ngayon po ang ating pong gagawin, tayo po ay pupunta at sasakay doon po sa mga jeepney na magbabiyahe po mula po Baliwag papunta po sa iba't ibang lugar ng ating pong lalawigan. So ngayon po nandito po tayo sa Glorieta. Dito po tayo magsisimula at diretso po tayo doon sa terminal ng mga jeepney. Tara po, sama po kayo. Alam po ninyo mga kababayan, kailangan habang tayo po ay sasakay ng jeep, kailangan po ay alam naman natin na tayo nasa new normal na. Kaya kailangan sumunod po tayo sa lahat ng patakaran. Kung ano po yung tinatadhana ng batas, ganun po ang gagawin natin. Ito po ang Plaridel Balagtas na biyahe. So ganito po ang mangyayari pagka po sumakay kayo ng jeepney dito sa Baliwag. Kung mapapansin po ninyo, may mga linya-linya na rin po bago po sila pumasok. Ay kailangan po dito po sa linya, kailangan po may social distancing para hindi po magkakatabi yung mga pasahero. Ayan po. Tayo po ay pipila para po makita na ating mga kababayan yung ating pong gagawin. A few minutes later. Ayan po, kung mapapansin po ninyo, bago po pumasok ay kinukuha po yung pangalan ng caller. At pagkatapos po kunan yung pangalan, ite-temperature po at tatapak po doon sa sanitation map. Ngayon po ay kinakailangan kunan din po ng temperature para po malaman kung ano, kung kayo po ba ay may lagnat o wala. Ito po, panoorin po nila. Ferdinand Estrella po. Ano po yung aking temperature? 36.8. Mabilis po ang punuan ngayon kasi imbis po na talagang punong-puno, kung mapapansin po ninyo, kahit nandito tayo sa jeep, kailangan may social distancing pa rin. So ito pong jeep na to, kuya, ilan pong sakayan talaga nitong jeep na to? Kuya, ilan po talaga sakayan ng jeep na to? Yung full capacity? Ano to? Bali 21 lahat. So divided by 2, 10. Kasama po ba yung driver doon? So ilan tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kaya ito pong jeep na to, 21 po ang talagang kasya sa full capacity. Pero ngayon po dahil po new normal na tinatawag, ang capacity po niya ngayon ay 10 lamang. At kung mapapansin po ninyo, ayan, meron po nakalagay dito na mga plastic. Bawat isa po ay may plastic na harang. At dito po sa gitna ay meron din pong plastic na harang. So talagang meron pong barrier ang bawat isang upuan para po mas masiguro po ang kaligtasan ng bawat isang pasahero. Ngayon po, umiikot na po tayo para po makita po ninyo yung ating pong kasulukuyang ginagawa dito. At habang tayo po ay nasa biyahe, mag-i-interview po tayo ng ilang mga pasahero tungkol po sa ating new normal. Kuya, magandang hapon sa iyo. Ngayon po, ito po yung tinatawag nating new normal. Ano po ba masasabi ninyo? Madali po ba? Mahirap? Ano po ba masasabi ninyo? Mahirap din po at mainit, pero konting tiyaga lang po, sumunod tayo sa batas. Oo nga, sa totoo lang talagang napakahirap dahil alam naman natin na talagang kinakailangan ay sumunod tayo dahil yung ating ginagawa ay para sa atin din, para sa ating pamilya, para hindi tayo magkaroon ng sakit na tinatawag na COVID-19. Talagang sadyang napakahirap pero kailangan magtiis po tayong lahat. Interview natin yung isang magandang binibini dito. Ate, magandang hapon. Magandang hapon din po. Ano po masasabi niyo sa ating new normal na ginagawa dito sa pagsakay po ng jeep? Nakakapanibago po. Pero mainit po, pero okay naman po dahil para safe po tayo sa COVID-19. Okay, so sa tingin niyo po ba ay kinakailangan talaga to para mas makaiwas tayo sa virus na COVID-19? Kinakailangan po para masigurado po tayo sa kasubat po natin.
Okay ate, thank you. Medyo matagal-tagal na rin ako hindi nakakasakay ng jeep. Ang huling sakay ko ng jeep nung ako pa ay college. So ngayon, nakasakay tayo uli sa jeep. Kaya, eto po. A few minutes later. Ngayon po, bababa na po tayo. Medyo pinagpawisan po ako doon. Interviewin po natin yung maman driver, yung may-ari po ng jeepney, kung ano po ang masasabi niya. Tay, magandang hapon po. Magandang hapon, oh. Ngayon po, nasa new normal po tayong tinatawag. Ano po ba ang masasabi ninyo sa ating pong, yung pagpaprepara ng inyong pong jeep bago po kayo mamasada? Eh, medyo mahirap ng konti, pero kailangan magtsaga tayo, paghahanap buhay kahit papano. Maganda yung pagkakaayos nito. At talagang safety yung mga pasaheros. Kailangan natin maging safe sa panahon ng COVID-19 na to. Kailangan lahat ng sasakay na pasaheros ay nakamas. Opo, tama po yun. Tsaka po, kinakailangan yung social distancing ay lagi pong nandyan. Kaya po maganda po yung pagkakaayos po ng inyong jeep. At sigurado po na ito pong inyong ginawa ay papasa po sa ating pong panuntunan na kinakailangan may social distancing. Tatay, maraming salamat po. Maraming salamat din. Ngayon po mga kababayan, nandito naman po tayo sa terminal ng tricycle ng Concepcion, Santo Cristo at iba pang mga toda dito sa ating bayan. So ngayon, ang sistema po dito ay bago ka po sumakay ng sasakyan o ng tricycle, ay kinakailangan muna po dadaan po kayo dito sa kanilang hand washing area. At saka po, mamaya kukunin ng pangalan at ite-temperature din po bago sumakay ng tricycle. Tara po, gawin po natin. Yan po, may sabon po. Nakailangan po, kamukha uli nung dati. Nakailangan dalawang happy birthday po bago matapos ang inyong pagsasabon para masiguro na malinis po yung inyong kamay. Ayos po. Mga kababayan, ngayon naman po ay nandito tayo at tayo ay sasakay sa tricycle. So makikita nyo rin po kung paano po ang ating bagong tinatawag na new normal sa pagsakay po ng tricycle. Tara po, sakay po tayo. Yan po, kung mapapansin nyo po, meron po mga marker dyan. Yan po yung social distancing marker nila. At bago po sumakay, yung tricycle driver po ay isprayan po kayo ng alcohol para po masanitize muna yung inyong kamay. Okay, ngayon po, sasakay po tayo ng tricycle. Tara po, ikot po tayo. Ayan, nakasakay na po tayo ng tricycle. Sa totoo po, kung mapapansin nyo yung tricycle ngayon, kinakailangan po isa lang ang sakay. At after po nun, meron din po ng plastic na barrier mula po dun sa driver at dun po sa pasahero. Para po masiguro po natin na talagang safe po ang pasahero, gayon din po ang driver sa sakit na COVID-19. Tignan po ninyo. Tatay, marami na po ba kayong mga pasahero? Apat na po po. So isang pasahero lang po, isang tricycle. Ano po ba masasabi nyo doon? Tsaka importante po, safe po ang lahat, ano? Opo. Ito na po ang tinatawag nating new normal. Mahirap po, pero kailangan po sumunod tayo para po sa ikabubuti po ng lahat. Okay po, salamat po. Ito po, iba naman po itong jeep na to. Kung mapapansin po ninyo, ganun pa rin po. Meron pong plastic barrier mula po dun sa kabilang panig ng jeep.
at dito po sa kaliwat kanan. So, ganun din po, meron din pong mga plastic na barrier para po ma-maintain po natin yung ating social distancing. At ayan po, tingnan po ninyo yung pagkakahati-hati. At hindi po, medyo malawag po dahil ito po man jeep na to, ilanan po talaga to? 22, ngayon 11 na lang ang sagat. Ayan, ito po ay sa normal, 22 ang kasya. Pero sa ating pong new normal, siyempre 50% capacity. So 11 na lang po ang kasya dito ngayon. O, nandito naman po ang ating kaibigan, si Marlon Bulanadi. Siguro pwede natin siyang makakwentuhan dahil siya po ang Pangulo ng Baliwag Commuters Association. Marlon, kumusta? Magandang tanghali, Mayor. Magandang hapon. Magandang hapon. Marlon, ano ba masasabi mo sa mga pagsasayos na ginagawa ng ating pamahalang bayan? Gayun din ang pakikiisa ng mga malalabas ng jeep at ng tricycle doon sa tinatawag nating new normal. Bilang pakikisa sa ating new normal, ito ay napakalaking tulong sa ating mga pasahero dahil kahit paano ay makakapagbiyahe na sila. Sa totoo lang, mahirap talaga, mahirap. Pero kinakailangan sumunod tayo dahil ito na rin ang isa sa pamamaraan para masiguro natin na safe lagi ang lahat ng pasahero. Gayun din ang driver ng jeep na to. Yun nga po, Mayor. Kaya ipapaalam po natin sa lahat ng commuter sa Baliwag ang bagong pamamaraan upang sila ay makasakay sa mga papumpligong sakaya. Maraming salamat, Marlon. Maraming salamat. Ngayon, nandito po tayo sa ponduhan ng jeep dito po sa Barangay San Jose. At makikita po natin yung kanilang ginawang pagsasaayos dito ng kanila pong lugar. So ngayon po, yung mga jeepney driver po ay bago po sila mag-drive ng kanilang mga jeep ay kinakailangan na sila muna ay maghuhugas ng kamay bago po sila sumakay sa jeep. At sila po lahat ay mayroong mga gloves para po bago sila magmaneho ay naka-gloves na po sila. Ayan po, kung makikita po ninyo, paalala, ugaliing maghugas ng kamay. Tama po yan. Okay, mga kababayan, nakita na po ninyo kung paano tayo dapat sumakay sa jeep dito sa Baliwag at gayon din sa tricycle dito sa Baliwag. Kaya mga kababayan, sana nag-enjoy kayo sa ating mini trip ng pang-public transport dito po sa bayan ng Baliwag. Hanggang sa muli po, thank you so much. At lagi po natin observe ang social distancing at minimum health standard dito po sa bayan ng Baliwag. Bye!